Hi guys, for today's video guys, i-share ko na sa inyo yung ginagamit kong lotion. Medyo naging busy ako this week kaya hindi ako nakapag-video-video ba. So, kwento ko muna sa inyo guys yung struggle ko dito pagdating ko dito sa Norway kasi grabe talaga nag-dry skin ako. So, the first 4 months ko dito guys, kung nakita niyo lang yung itsura ko, from head to toe guys, grabe as in talaga. Parang iyak na ako na iyak noon kasi nga grabe bakit naging ganun. So I was asking na sa ibang mga friends ko yung nakilala ko noon na kung meron din ba silang ganito, pero sa akin talaga sobra. Nasa Manila ako guys, hindi ko na experience yung grabe ka dry. Nag try ako ng mga lotion na matag yung mga sachet na lotion, diba, yung mga 10, 20, 50 pesos ganun, walang problema talaga. As in gustong-gusto ko pa nga magpalit-palit dahil alam niyo yung dati na ano, sabi ko, uy, may magandang lotion doon. Dito may magandang lotion na bago. So, yun guys, no, na-try ko na yun, walang problema yung aking balat. Pagdating ko dito, grabe talaga as in. So, anyway, so, nasubukan ko na rin yung lahat ng mga, ang dami kong tinapon guys, lately, ang dami kong tinapon na naipon ko na hindi ko rin nagamit kasi nangangati pa rin ako. As in, hindi siya na-absorb ng katawan ko. I mean, ng balat ko, I mean, katawan. Balat. So ngayon guys, ano, mga 4 years ago, matagal ko nang ginagamit to, as in matagal na. Nagpa-derma kasi ako guys kasi hindi ko na talaga kaya. Ang magpa-derma dito guys, private derma, is ang mahal. Pero tiniis ko yun dahil nga kailangan ko na talagang masolusyonan yung pangailangan ng ano ng balat ko. So ni-recommend ng derma na ano, actually dalawa yung ni-recommend niya eh, pero ito yung naghiyang sa akin. Siguro narinig niyo na itong La Roche Posay. Ano siya guys, France brand. So marami silang ano eh, depende sa need ng skin mo. So meron silang lotion. Yung lotion kasi guys, ano to, medyo light siya. I mean, hindi siya ganun ka sticky. And meron silang balmy. Hindi ko alam masyado i-pronounce to eh, yung lippy car balmy. Ito naman super ano guys, super sticky. So maraming fat ito compared sa lotion. So nung bumili ako kasi guys last month, instead of itong sticky ang ipipick ko, kukunin ko, nakuha ko yung lotion kasi ang alam ko sale to eh. Bihirang-bihira pati ito mag-sale. Okay? So and then guys, ang ginagamit ko rin na cream sa aking mukha ay La Roche din. Ito rin siya guys. Masyadong mahal talaga siya. Kaso lang, worth talaga guys. Pag hindi ako gumagamit nito, wala. Ngayon guys, kasi kakahilamos ko lang, i-apply ko rin yung face cream. Ito, ginagamit ko to both night and day. Pagka wala yung ibang mga ginagamit ko na additional cream or whatever, ito yung ginagamit ko talaga. Hindi ako nawawalan nito guys. So nung nagpunta ako ng Pilipinas, yung bagahe ko guys mabigat dahil dito, dahil wala talaga mabibili ko. May mabibili lang sa Pilipinas ako bumili, pero wala. So ngayon guys, ipakita ko sa inyo yung difference ng lotion at saka itong balmy lippy car. So itong lotion guys, ano siya, pag i-ano natin, paano ba, ilagay ko lang siya dyan. And yung consistence niya kayo, guys. Ano siya, ang tawag nito? Masyado siyang, what's that? Flitanda. Sa Norwegian. Ano, masyadong thin ba? Madali lang siyang i-mix. Pagka lotion, guys. Mas madali siya. So, kaso lang, itong lotion guys, hindi ito tumatalab sa akin pag winter time. Kasi, manipis siya, manipis. So, yan yung sa lotion niya. At saka guys, ito, wala siyang amoy. Walang amoy. So, naging sensitive na talaga yung balat ko guys. So, pag may amoy na, wala. Nagre-react na talaga kaagad. Ayan no. So, ngayon, ito namang isa guys na balmy. Or lippy car balmy, ito yung sticky. Dito talaga ako hiyang. Kasi ito nga yung maraming fat. Kaso lang, mahirap siyang i-blend sa skin kasi nga, masyado siyang sticky. So, pag ito naman, bago kasi ito guys, kaya inano ko na, sinabay ko na rin na i-share sa inyo.
Kasi itong Bomi, kahapon ko to binili. Yung lotion kasi nabili ko yan a month ago. Kaso lang napansin ko, ano, hindi na siya tumatalab sa akin. Kasi nga winter na, malamig na eh. So ngayon, kaya bumili ko kahapon nitong Bomi. Pagsabayin ko na lang sila. So magbo-Bomi muna ako and then maglo-lotion ako kasi light kang yung lotion eh, parang pang finale ba. So ito guys, ito yung Bomi. Ipakita ko sa inyo guys na masyado siyang ano, masyadong thick. Bago kasi ito. Pump muna natin. Ang hirap kasi lumabas. Ayan. Ayan guys oh. Ayan diba? Ayan. Hindi siya pumapatak agad. Kasi nga masyado siyang sticky. Ayan. Hindi katulad ng lotion kanina. Hindi katulad ng lotion guys na madali lang siyang i-press. Ayan o. Oh. Diba? So yan guys. Ano, ihalo lang natin dyan. So maganda siya. So ang ginagawa ko ngayon, isinahalo ko na lang. Kasi maganda yung consistency niya pag hinalo mo siya. Kasi yung sticky, nahaluan ng medyo light. Kaya blendable na rin siya. So yan ang gamit ko talaga guys. Kasi subok ko na talaga. As in subok ko na. So kung nahihirapan kayo maghanap ng ano guys, ng lotion, i-try nyo ang ano guys, La Roche Posay. Mahal lang talaga siya. Pero ito naman is good for 2 months ko or more than. Depende sa gamit. And then guys, ito. Ito yung sa cream sa face. Kakahilamos ko lang guys. Walang wala yung mukha ko. Walang nakalagay dyan kahit ano. So, nahulog na yung bra ko guys. So ngayon, ito naman siya guys. Ito yun. Ano? So yan. Yan ang laman. Maganda rin talaga to sa mukha guys. As in maganda sa mukha. So i-apply ko lang. Mag-apply lang ako ng kaunti, ganyan. Ganon-ganon lang, guys. Walang kakahilamos ko lang kasi kaya sinadya ko talaga to para ma-apply ko rin sa inyo ba. Mapakita ko rin sa inyo kung ano. At saka ang kagandahan nito, guys, hindi siya masyadong shiny. At saka nag-absorb talaga siya kaagad. So, ang tawag nito, guys, is ano. Ano lang ha. Yan. Ganyan-ganyan lang. So, ano na to? Mag-absorb siya kaagad. Ang pangalan nito, guys, is Nutritic Intense Riche. Riche. Ang hirap kasi ng France, ano eh. Mga pangalan. Basta ito yung ano, moisturizing cream nila na intense. So, wala naman sila ibang nakalagay dun. Basta intense, yun. So yun guys, no, grabe talaga. Yung ma-blend mo siya. Yan, lagyan mo rin yung mga ling-ling, sabi nila, di ba? So, ganyan. Ganon. So yun guys. Bare talaga yung mukha ko guys kasi kakahilamos ko lang. Yan. So, di ba? Ayan guys. But guys, meron akong isang i-introduce pa. So yun na yun, no, yung lotion at saka itong cream. Puro Laroche yun, guys. Mahal lang talaga to, pero ano. Tapos, guys, yung ginagamit ko sa, ano, sa lip, ano naman, lip balm, ito, gumagamit ako 2 years na. Kasi, na nirecommend ito ng friend ko na maganda daw. Ang dami ko na rin ginagamit na lip balm dito, guys. Mahirap. Yung iba, masyadong maamoy. Yung iba, masyadong sticky. Alam niyo yung nag-stay dito, yung pagka marami ka na nilagay, nagiging puti, ang pangit tignan. So, ngayon, guys, itong Payot. Payot siya, guys. Payot. France din ito. Pero, meron din kasi sila Roche na lip balm. Pero, hindi ako hiyang, guys. So, Payot siya, guys. Na ang pangalan niya is Hydra 24 Plus Leveres. Hindi ko alam talaga yung mga moisturizing and protective lip balm with shea butter. Okay? So, ang ganda rin ito, guys. Walang amoy. Ito ginagamit ko mga almost 2 months. Ano siya? 100 grams? 99 something. So, ang ganda niya talaga as in.
Tapos, walang amoy, naglalast siya. Pag napansin nyo guys na nagka-crack na yung lips nyo, try nyo talaga to guys, Payot na ano, lip balm. Ang ganda ng result niya talaga. Tapos, hindi siya nag-stick dito yung iba na naiipon nga, sabi ko kanina, di ba? So, yun lang guys, yun lang yung na-share ko sa inyo na ginagamit kong lotion na effective talaga para sa mga sensitive skin. And yung sa cream ko sa mukha na ginagamit ko na La Roche. Alam ko na review ko na yung La Roche before eh, matagal na. So, until now, I'm still using La Roche. La Roche, bakinemen. Bakinemen, matagal na akong gumagamit sa inyo. 4 years na, bakinemen. So anyway, and Payot para sa ano, lips. Maganda talaga sila guys. Lahat sila unscented. Kasi nga, hindi na ako pwede sa mga maamoy. Nahihilo ako. Isa pa guys, nahihilo ako sa may mga amoy. At yung katawan ko, hindi na talaga siya. Ayaw niya na talaga. Ganito yata pag tumatanda na. So, yun lang again. Yun lang again. So, yun lang guys ang aking may share for today. And I hope na kung naghanap kayo ng lotion talaga is try niyo yung La Roche. I'm not promoting this product. Basta, yun lang yung gamit ko talaga. Kasi ito lang yung nagbigay sa akin ng solusyon dahil ang dami ko naging halos lahat na talaga, name it, na subukan ko na yung mga lotion na hindi talaga sila bagay sa balat ko. Actually, ano naman, iba-iba naman tayo ng balat. So, ano, swerte talaga kayo kung hindi masyadong ano yung balat nyo guys. Kasi itong La Roche is mahal. As in, mahal lang talaga sila. Ito is nasa 400 grams. And then, ito is 300 yata itong cream. So, may kamahalan talaga. Pero, kung kailangan talaga ng katawan natin, why not, diba? So, yun lang guys. Again, thank you again for watching. Bye-bye.